usapang matapang baka mo? Baka Mayor Vico Soto yan. Talaga nga namang pinabilib kami. Tayong mamamayang Pilipino. Pinabilib po tayo sa angking galing, angking tapang, sa political will ni Mayor Vico Soto. At talaga nga namang nasisilayan na natin, guys, na meron pa palang pag-asa ang bayang ito. Imagine, guys, wala nang madaming satsat, wala na bang madaming yaw-yaw-yaw-yaw, wala na bang madaming kuda, wala na madaming papreskon, madaming salita, or kung ano pa mang tsetsa-buretsa, talagang renekta na po. Yes, rektahan po ang ginawa ni Mayor Vico Soto. Sabi dito sa balita, Pasig shutdowns, Pogos, e-gambling establishment. Yung gambling, pogo, pasugalan, kahit sa internet base, abay pinasara na po ni Mayor Vico Soto. Baka mamaya, meron na namang magsabi dyan, Mima, kawawa naman yung mga mamamayang Pilipino na nawala ng trabaho. Si Mayor Vico Soto na mismo nagsabi, nung pumasok sila sa, pambubudol, mga ginagawang katarantaduhan itong mga Chinese na to dito sa Pogos e-gambling establishment na to, nung pumasok po si Mayor Vico sa operation po ng e-gamblings na yan, sa out of 100 employees, isa lang po ang Pilipino, kaya hindi po apektado ang mamamayang Pilipino dito. Mamaya, baka may mag-comment na naman dyan, Mima, paano naman yung tax? Kasi diba yung tax, nakakatulong yan para sa pagpapaunlad ng ating bayan. Abay, mas inuna po ni Mayor Vic yung kapakanan, yung social status. Kung maliit lang naman daw po yung tax na napupunta sa kaban ng bayan, tapos malaki po yung nagiging epekto na masama sa ating lipunan, abay, much better na ipa-shutdown na lang po ito. Kasi hindi naman po malaking pera ang napupunta or naibibigay na tax ng Pogos Gaming na yan. Mas malaki po yung nagiging masamang epekto sa ating bayang ito. Imagine, guys, ha? Merong mga mag-asawa nag-aaway, wala na ngang pera, pinansugal pa. Diba, may mga ganon, may mga balita na nagnanakaw, saan ginamit? Sugal. Ang iba naman, binibenta yung kanilang mga anak. Ang iba, pinapaglimos, diba? Malaki po yung epekto na kasamaan dulot ng mga pasugalan na to. Kasi, akala naman kasi nila, mananalo sila, guys, ang buhay, hindi naman po yan basta-basta. Hindi po yan instant yaman. Kung gusto nyong yumaman, magsikap, magtrabaho, tatagan nyo ang loob nyo, mag-ipon, mag-business, yan po, para yumaman, hindi po sa sugal. Kahit nga yung ano dito, yung PCSO natin, may anomalya din. So, don't expect na instant sa tumaya ka lang ng 50 bilyonaryo ka na. Wag, guys. Wag po. Magtrabaho po tayo para mabuhay. Hindi po tayo yung asa sa sugal. Gets nyo? So, nakakabilib po talaga itong si Mayor Vico Soto. O ngayon, sino dyan yung magsasabi na, mga Sara supporters dyan na, yes, mas bilib kami kay Sara. Imagine ha, kung bilib ko yung sa mga Duterte, mas nakakabilib itong si Vico, si Mayor Vic. Imagine, may lime spot sa politics, may political will, matapang at higit sa lahat, hindi mayabang. Guys, walang tinatagong hambog sa katawan, walang tinatagong yabang, 'di ba? Unlike dito sa mga Dutertenians, abay pinuno ng kayabangan. Ito nga, guys, yung pinakamalaking problema na iniwan. Isa sa pinakamalaking problema na iniwan ni former President Duterte, yung kadami-daming tsekwa na nag-ooperate ng kasamaan, nagasik ng lagim dito sa bansang Pilipinas. Abay, ang gusto lang naman ni Mayor Vic ay maging matiwasay ang mamamayang Pilipino. Iwasan yung mga masasamang gawa. Kaya yung mga nagdudulot ng kasamaan, abay, gusto niya nang tapusin. Gusto niya nang wakasan. Nagbabala naman po itong si Mayor Vic. Binigyan na po ng chance itong mga operators na to, mga tsekwa na nag-ooperate ng Pogo or mga e-games, mga sugal na ano na yan, mga chichibureche na yan, mga nag-ooperate ng sugal na yan, binigyan na po ng chance ni Mayor Vic. Kasi according na din mismo sa post ni Mayor Vico Soto, nung December pa po, if I'm not mistaken, December 13 pa po, expired ang kanilang permit.
Ang lima, nakinig. Pero yung 18, guys, patuloy pa din sa pag-ooperate. Ang problema nga dito, nag-ooperate na nga sila, tapos hindi pa sila nagbabayad ng taxes. Di ba? Doon nagalit si Mayor B. Kasi expired na nga yung permit mo, nag-ooperate ka pa, wala ka pang binabayad ng taxes, tapos hindi ka pa rumirespeto sa City Ordinance 55 Series of 2022. Kasi guys, bago po, you know, yung naupo si Mayor Vic, nagmatsag-matsag lang muna siya. Diyan sa mga, you know, karahasan, sa mga, you know, mga anomalya, diyan sa Pasig. Nung nakita niya na malaking epekto, guys, ng, you know, mga krimen, itong pogo na to, ay nag-isip siya na mas mabuti ipa-shutdown na lang kung maliit lang naman ang nabibigay na taxes nito sa gobyerno. Maliit na nga yung taxes, tapos malaki pa yung naging epekto sa lipunan nito. Nagkadami-dami na nagkasira-sira na pamilya. Abay, inisip na lang ni Mayor Vic na yung social status, mas maganda pa din yung tahimik. Sana yung ibang mayor din, ano, gayahin itong ginawa ni Mayor Vico Soto. Ano, yung hindi siya nadadaan sa pera, nadadaan siya para sa, you know, magandang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Anyway, panoodin muna natin tong video, guys, ni Mayor Vic. Interview sa kanya doon sa Ted Filon. Panoodin natin. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat po sa inyo pong panahon this morning, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng City Ordinance kontra po sa mga pasugalan na ito ng Pogo at ilang pa hong mga e-games. Sa ngayon po, as we speak, meron pa ho bang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na. Naubos na namin. Nung last week, May 18 pang bukas eh. Although December 31, 2023, nag-expire yung mga business permit nila base sa Ordinance 55, Series of 2022, yung 18 na ito, ang kukulit eh. Hanggang February, bukas sila. So, pinasara na namin. Opo. Ito hong mga hindi sumunod kaninyo sa ordinansa, identified ho ba sino mga may mi-ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? May listahan naman po kami ng mga pangalan nila. Siyempre, iba-iba yung may-ari nitong 18. Kasi nasa mga 23 or 24 yan eh. So, ibig sabihin, yung 5, kung saan naman nagsara. Kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Nag-file yung pag-court sa korte, pero okay lang po yun. Na-deny naman po yung TRO nila. So, pwede namin talaga sila ipasara. Yun na po yung ginawa namin. Dahil yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung kafailan pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. Sa totoo po, Sir Ted, ito po yung mga establishmentong naabutan ko lang din noong 2019, noong una po akong naupo. So ang ginawa po namin, 2019, moratorium muna, walang bago. 2022, sinabihan na namin sila na you have one year to wind up your operations. Hindi naman talaga ako yung basta anti-gambling 100%, hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita na magandang na idudulot niya. In fact, may mga related pong naging in the last years, ano, the last 4 years na ako po ay mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may batang may sanggol na binenta ng magulang, may suicide, sa talagang hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin eh. Kasi open secret in previous city councils na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. Opo, kasi nga yun ang hinihingi ng PAGCOR, no? Letter of no objection from the LGU. So sir, sa usapin po ng kita para po sa gobyerno, ito kasi pinapangalandakan din usually ng PAGCOR, no? Mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito. Sa inyo ho ba meron kayong kompitasyon more or less magkano ang mawawala kung sakasakaling man po? Nasa million din po, Sir Ted, pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. So you're saying na between money and the social cost nito, mas matimbang yung social cost, Mayor? Tama po, Sir Ted. Okay. Hilig yun naman, no? Mas matimbang
ang social effect nito kaysa sa taxes na binabayaran nitong mga e-games na to, nitong mga nagpupugo na to, nitong mga nag-establishment ng pasugalan. Ako guys, sa totoo lang ha, hindi din naman ako anti-gambling. Well, in fact, marunong ako maglaro ng Lucky 9. Ano pa ba? Oh, baka mamaya may mag-bash sa akin dyan ha. Lucky 9 tong it's sa cellphone. Pero yung laro ko na yon, yung offline lang, yung hindi ko kailangan ng pera, lalo na pag nabuboard ako or nasa biyahe ako, naglalaro ako ng mga ganong games. Wala namang masama doon. Ang problema kasi guys, mayroon akong kaibigan na nadamay pa ako sa katarantaduhan ng dagang yan. Naglalaro sila. Nung naglaro sila, pumasok lang ako doon sa bahay. Pinagbabawal pala dito sa aming sa aming lugar yung ganung paglalaro. Pumasok ako, naglalaro ako sa cellphone, sila naman actual. Abay ayun, nagkatimbugan, dala sa barangay, damay pa ako. 'Di ba? Kaya nga hindi na po naulit. Pero wala po kung yung ginan nilabas na tagpipiso man yan. Actually, 5 pesos lang naman yung mga taya-taya nila. May mga ganon. Pero dito kasi sa Pasig, kay Mayor Vic, sa cellphone. Nag-ooperate sa cellphone. Kaya nga may mga pamilyang nagkasira-sira nang dahil sa pesting sugal na yan. Kaya nga ako guys, galit na galit din ako sa sugal na yan. Kasi, tangina, imagine na, yung iba nangungutang para lang mayroong pang sugal. Tapos pag natalo, todo ko. Alam mo, naaawa ko sa mamamayang Pilipino. Todo kayo, kumita ng 200 pesos a day. Tapos yung kinitang 200 pesos, ito namang si Mrs., imbis na pambili ng pagkain, gatas, or kung ano-ano pa, sinugal, natalo. Kawawa yung asawa na nagtatrabaho. Ang ending, nag-away sila, nagkasapakan, kasalanan pa ng lalaki. Diba? Hindi ko, guys ha, babae ako, pero may mga lalaking genuine yung pagmamahal sa pamilya nila. Meron mga lalaking matitino at meron ding mga babaeng may mga saltik sa pag-iisip. See? Aminado din naman ako na hindi lahat ng babae ay ganun. May mga lalaki na may saltik sa pag-iisip, may mga babae naman na matitino. So, pares lang yan, just to be balanced and just to be fair. Kasi guys, naawa ako, nagtatrabaho kayo, tapos yung tinarabaho nyo, ipapambili nyo lang ng ipapangsugal nyo lang. Tapos yung anak nyo, walang pambaon, hirap na hirap nyong bigyan. Tapos pansugal, galante kayo. Abay mga tarantado. Kaya nga guys, madaming nasira. Na pamilya, relasyon itong sugal na to. Kaya it's better na ipasara na lang. Kung walang nagiging magandang epekto sa ating lipunan, oo, may taxes na binabayaran. Itong mga mga pogo operators na to. Pero ang problema dito, may taxes ka nga. Madami namang pamilya ang nagkasira-sira tapos nagkaroon pa ng sadamakmak na krimen. Abay, wag na lang. Diba? Wag na lang. O, ito kasing civic prinsipyo, hindi po pera. Gets nyo? Kaya kung gusto nyo ng matapang, civic ang ilagay nyo dyan sa pwesto. Pataasin nyo pa yung rango para nang sa gayon, makakita kayo ng totoong pagbabago sa ating bayan. Baka hindi magtagal, after 40 years, makita ko itong civic presidente na, diba? Yan, may pag-asa pa rin pala ang bayang ito. So, yun lamang ho guys. It is me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.